people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, cradling, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your T2J Ferrer with All About Safety. We have a very, very productive Friday. That was yesterday with our team of uplifting the lives of Filipino officers, practitioners, consultants, and OFW, and all of that would not happen without our good, hardworking, good-looking, talented director of OSH, Occupational Safety and Health Center, Executive Director Noel Binag. Maraming salamat po. And also our good-looking friend, co-host, kaibigan, businessman, scriptwriter, Brad Pitt. Asan ka na, Brad Pitt? Oh, eto na pala. Without further ado, I would like to introduce to you our guest. He is Archie Chua, the owner of Arlec Safety Co-Serve OSH Services, a DOLE accredited OSH consultant, and currently the operations engineer of Shell Malampaya Offshore Gas Plant, and the founder of Programang Pangkalikasan Advocacy. Magandang hapon sa iyo, Archie Chua. Yes, good afternoon, Tito J. Magandang hapon din, Brad Pitt. Oh, wala pa si Brad Pitt eh. Wala pa. Okay lang. And then mamaya, sa mga listeners. Yes, so tayo ngayon ay live na on radio with All About Safety. Yes, okay. Lagi natin tinatanong to eh sa mga ano natin, mga naging guest na natin. Kasi nga ang purpose nito ay para ma-motivate mo ang mga out of school youth, underprivileged, at mga bata, at kahit hindi na masyadong bata, at yung mga wala pang hanap buhay. Archie, ano ba naging journey mo bago ka napasok sa safety o anong course mo? What made you meet Archie Chua today? Yes, actually, Tito J, it's a very long journey kasi before I started my career with safety, I was first an instrumentation technician. Yan. So from technician, so maintenance activities. So mostly, pag ikaw ang nasa maintenance, madalas na naka-frontline ka sa mga machineries. So hindi naman sa lingid sa pag-share lang na mostly maraming insidente when it comes to people working with machineries. So but that time, hindi rin ako masyado pang inclined sa safety because when you're starting your career, you are eager to show what you learn from school, no? with regards to engineering. So syempre yung safety gusto mo at the backside diyan, gusto mo halimbawa may maayos kang makina, yun yung target mo eh. Pag may sira, ayusin. Pag merong pag merong kailangan i-design kasi your engineer or your even technician eh. So from that point, na-realize ko ang nakapagpabago talaga is one incident na may mga nakita ko na aksidente. Aksidente na dapat maiiwasan. Kung hindi mo, kung sinunod mo lang yung mga tamang safety protocols, kasi 'di ba, sabi nga natin, ang accident, you have two things to happen, no? An unsafe act and an unsafe condition. So most of the time, yung act talaga pag ginawa mo siya, andun na yung accident bound to happen.
So, kung marirealize mo, wag naman sana natin makita na may maputulan, may natanggalan ng mga part ng katawan. So, yung mga incident na yan, yun na nakapagpabago sa journey. Yun, ano, yung... And then... yeah, sige. Ano pa? Sige, go and ahead. And then yung... Nung mga time na yon na nag-i-start ako, sabi ko, as a technician, ano yung magandang i-contribute natin with regards to safety? Kasi dito sa Pilipinas, wala naman tayong course na safety engineering. So, wala talaga, no? So, ibig sabihin, kung talagang gusto mong magkaroon ng career sa safety, so you have to have your own degree and then you have to add extra knowledge. Okay. So, yun yung mga things na dapat i-consider, let's say for example like me, noong mga panahon na yon at my young age of 21, 22, medyo nag-ahead na ako ng planning, no? Sabi ko dadating ang time when I have my own, siguro I have to invest on myself. So kahit na hindi ako nagkaroon ng safety role sa mga companies na pinagtrabahuan ko, at my own free time, naghanap ako ng mga courses na available na hindi naman ako mabibigatan din sa paggastos para lang magkaroon ako ng GWEL pagdating sa safety. Kasi sometimes, hindi naman lahat ng training mapoprovide din ng company sa iyo. So something na mapoprovide nila na training is yung mga role lang na gagamitin mo sa work. Pero if you want something for your own career, and then you have to do it on yourself. Yeah. Okay. So fortunately, years go by, nagkaroon ako ng mga chances na ma-meet through conventions, ganyan. So nagkaroon ako ng mga ideas para magkaroon ako ng way forward sa safety career. But it's a very, very challenging talaga. Kung meron man hagdanan na flat, siguro ako dumaan din sa hagdanan, kaya alam, may mga bubog. Naranasan ko lahat, pati yung mga senior kahapon ng mga OSH practitioners na nag-share, nadaanan ko rin lahat yon. Napakahirap, yan na, ano? Tito J muna. Napakahirap, ano? So, yan, mga dito nyo na nadidinig, ano? Si Archie ay isang professional, meron isang kumpanya, at the same time, nagtatrabaho siya sa dyan, kung bakit meron tayong kuryente ngayon, dyan sa may Malampaya platform, di ba? Tama ba ako, Archie? Nasa Malampaya platform ka? Ako. Most of the kalahati ng... Yeah. Before I was in the platform, yeah. Career. Diba medyo more or less, diba? Yan ang... Pero ngayon po, nasa onshore gas plant po ako sa Batangas. Yan. Okay, so lahat tayo ganito eh. Nag-iisip ng ano ba yung platform? Ano ba yung ano? Ano ba yung offshore? Ano ba yung... Para sa kaalaman lang, marami tayo nakikinig na bata. Explain mo nga lang, ano ba yung ibig sabihin ng Malampaya? Ano ba yung ibig sabihin ng offshore, platform, mga ganyan? Mm-hmm. Para sa kaalaman ng ating mga nakikinig na hindi naman sige magaling po. Sige, pa-explain mo lang. Opo. So yung Malampaya natural gas platform po natin, nandun po siya sa Palawan, no? Andun po siya sa may bandang West Philippine Sea. So pamula po doon, nakakuha po tayo ng mga natural gas reserves. So maganda po yung reserves niya kasi for good for 25 years siya, no? So yung natural gas na to is a sweet gas, kaya medyo mababa po yung H2S. And then ito po ay tina-transport natin pamula sa Palawan papunta po ng onshore gas plant sa Batangas, sa Tabangao. So yung layo po na yon, 502. Isa po siya sa pinakamalayong pipeline ng onshore to offshore or upstream to downstream na itayo sa Asia halos. So yung 502 po na yon is napakahaba noon. Dumaan po siya sa ilalim ng dagat, pumanik sa ilalim ng bundok. Pero lahat po yan dumaan lang sa ilalim po, no? So yung gas po na yan ay kinukuha sa Palawan sa offshore platform para po magkaroon siya ng ano ng dehydration. So pamula po doon, ititreat siya and then ita-travel po siya 502 kilometers papunta po rito sa amin sa Tabangao, Batangas. So ang intention lang po sa ngayon namin is to bring down yung high pressure na gas na yon na galing platform papunta po sa pressure na requirement ng mga customers natin, which is yung mga power plant. Ito pong mga power plant na to,
ito yung gumagamit ng natural gas para maipower yung kanilang mga turbina, which is yun po yung nagpo-produce ng mga kuryente. So yung mga customers po namin na yan is mostly itong mga nandito sa Batangas. Okay, Archie. So para ulit sa kalaman nating mga ano, no, technical na technical, ano ang sarap, ano? Yang gas, natural gas, ginagiging kuryente, yung ba ibig mong sabihin? Yung po natural gas ay yung po ang ginagamit ng ating mga gas turbine na nasa mga power plant natin, yung po ang pinaka nagdi-drive po ng kanilang mga turbina para makapag-produce sila ng power. Okay. Sa iyong kaalaman, ilang porsyento niyang natural gas na yan ang nasusupply na kuryente sa Pilipinas? Siguro meron kang idea kung 10% ba, 20% ba? Meron ang, ano ilang porsyento na ano na power needs ng Pilipinas yung malampaya substation or station or drilling ano facility sa ngayon po yung ang sinusupply po ng malampaya is yung 30% 30 to 40% po ng power ng Luzon Island po. Wow. So kung yan eh magsa-shutdown, mm-hmm. 30% dito sa Luzon eh walang kuryente, ganun po ba? Ganun ba, Archie? Wala pong kuryente na manggagaling. Yung pong mga power plant na sinuplayan natin ay hindi po siya mawawala ng power kasi pwede rin po sila mag-run ng diesel. Yun naman po ang maganda sa mga power plant. So dahil sila po ay combined cycle, so pwede po sila mag-run sa natural gas from Malampaya. And then kung may schedule po na shutdown si Malampaya, aabisuhan yung mga customer para gumamit po sila ng diesel. Para yung 30% po ay hindi ma-interrupt. Ang galing, ano? So, mga ka-safety ko, no? Maganda to nalalaman natin na may mga plant na ang tawag ay combined cycle. So, it runs on dalawang fuel, natural gas and diesel. Tama ba? Yo po. So, isa po ang lagi pong ginagamit nila is yung natural gas galing sa Malampaya. And then kung halimbawa po magkakaroon kami ng mga interruptions, inaabisuhan po namin sila ng maaga para po makapag ang tawag po is makapag-change over sila ng firing nila. Yan. Okay, no? At ito, marami na tayong nakikinig dito, Archie. Mabalang pawalang galang mo lang at babatiin lang natin ano ito gano'n natin no si Engineer Robin Urbina used to work sa First Gas no ang recipient ng natural gas from Malampaya si Kobe Lumbag nakikinig din si JP Batan at ang nanalo ng unang-unang cheese at coffee at t-shirt ng JLF Group of Companies si Trevor Cabang Petillo. So i-ano natin 'yan, i-acknowledge natin at sabi ni Engineer Dayan, ito na nanalo. Acknowledge din sa ating station manager ng DWBL si Elsa Cerillo Dionela. Kung wala po si Ma'am Elsa, wala pong DWBL, wala rin ang All About Safety. So, tuloy natin ang napaka magaling po ng guest natin at besides being isang engineer dyan sa Malampaya, Shell, na sinabi niya na siya ay nandiyan dyan, pakisabi nga lang po Engineer Archie, ano, binanggit mo kanina early on the show, kayo din po ay may kumpanya na nagtuturo kayo ng disciplines ng safety. Paki-elaborate lang po. Yes, oo. Bali, Tito J, ang nangyari kasi is nung ako ay nag-start sa safety, since wala naman akong safety position sa company, so ang ginawa ko po is nagtatag ako ng mga advocacies na pertaining to safety kasi sayang naman po yung mga training na binigay din sa akin ng mga companies pagdating sa safety po. So yung pong mga training na yon na nagagamit ko dito sa trabaho,
na for sure is malaki rin po ang magiging contribution kung may impart ko sa mga schools, sa mga community, at saka sa mga ano po, sa mga out of school youth. So ang ginawa ko po, sumulat po ako sa mga LGUs, kung sino po yung interesado, gumawa po ako ng mga modules, and at the same time po, ito na rin yung nagamit ko na channel para makapag-accredit ako ng aking safety practitioner that time, and then papunta po sa safety consultant. So ito po mga programa na to, kinikater niya na yung po mga gusto na magkaroon ng mga safety awareness program, akin pong in-entertain yun, free po yun, pero ang point po doon is binibigyan ko sila ng safety overview lang po. Ngayon, pag gusto po nilang mag-advance ng mga courses, like for example, gusto nilang kumuha talaga ng mga Bosch, Kosh, so pinopromote ko po yung mga STOs na accredited natin, doon ko po sila pinapupunta. Para po natutulungan ko rin yung mga STOs natin, pati po si OS Center, doon ko po sila dinadala para po makapag-progress sila ng mga safety career nila. Kasi yun naman po ang aking intention, maging bridge ako ng community papunta po sa government agencies and STOs natin. So sa ngayon po, yun yung mga aking project na ginagawa. And in fact, pati nga po yung mga simbahan, gumagawa na rin po ako ng mga safety programs and policies, mga emergency response po ng mga Catholic churches dito sa Batangas province, even po yung mga emergency response during the Taal eruption, na napa-invite na rin po ako ng mga disaster risk management. Ang galing naman ni Sir Archie, ang kanyang advocacy, no? Pati mga simbahan. At by the way, Sir Archie, no, batiin lang natin, nakikinig all the way from New Zealand si Michael M. Escalona. Magandang hapon si Arman Purification Maulanin. Magandang hapon po. No? Aha. At si Lolit Cura. Good afternoon po. Ating, ano, talagang avid listeners at mga nandiyan dyan. At by the way, no, bigyan natin din ito at isi-save natin ito mamaya sa YouTube at sa Facebook. Kay Director Binag, maraming maraming salamat at pinagbigyan mo na naman kami. At hopefully sa susunod na Friday, thank you, sir. We will have again a meeting, no? At hopefully yung ganyan, yung mga nasa offshore, nasa semicon, nasa logistics, nasa ibang linya ng safety, please come in. Nasa, yeah, mga katulad ni Engineer Robin na nasa STO, katulad mo na nagtuturo, kailangan namin, your breed is very rare nowadays. Oscar C. Constantino Carion, magandang hapon. At ito, si Matthew Sale Hernandez, nabigyan na ba natin yung gift nito ni Mark? Okay, at tutuloy tayo ganito, di ba, sir? Nandiyan dyan ka, sir, isang napakagandang kinumbine mo. Teaching, earning, working, and a very, very dangerous kind of condition, di ba? Pwede mo bang masabi kung gaano ka delikado ang nagtatrabaho sa isang offshore platform? Ano-ano yung mga hazard na kinakaharap mo bilang isang, hindi lang ikaw, lahat kayo, mga welder, technician, na nasa isang offshore facility, ano yung mga kinakaharap ng hazard, Sir Archie? Yung number one po na major accident hazard namin na nasa mga offshore kami, yung mismong gas na product namin, no? So since siya po ay gas, natural gas, so may taas po ang mga methane na contents niyan. And then since nandun po sa platform or even dito sa amin sa onshore sa gas plant sa Batangas, mataas po ang pressure niyan, no? Dumadating sa amin yan, nare-receive namin na mataas ang pressure niyan. So meron din siya mga sometimes may mga H2S siya na content, so mine-measure namin yan. And then mine-measure din namin yung mercury content niya, which is dangerous to our health din po. So lahat po pagdating sa platform is naroon na po yung mga working at heights natin. So andun po yung mga gravity kung ikaw ay nasa taas. Yan. So most of the sir, time po yung ating pong yung ating sir, pong sir,
tingnan ng para alam mo, marami nakikinig sa atin out of school youth eh. Ano, ito na, kaya may tinatanong na yung katong katakasabi. Sige po. Ano ibig sabihin ng S2, ano, S2S ba? Aha. Sulfuric, ano ba, alam mo naman sila, hindi nila alam. S2S. Yes. Sige po, sige po. Yung H2S po, yan po ay hydrogen sulfide. Okay. So ito po, kapag ka meron kang na-extract sa ilalim ng lupa, pagka ho yan na, nakuha mo, let's say gas or even oil, kasama po sa composition ng gas na yun is meron pong hydrogen sulfide. So ito po ay napaka-delikado, kaya pagka ito po ay in-extract or in-explore sa ilalim at dinala po sa mga refineries and even gas plant, ito po ay nire-remove or tinatanggal. Unang-una po, pag ito ay may mataas ang content at napasama po sa processing or even sa mga engines, ito po ay magkakos ng number one is corrosion. And at the same time po, kung ito naman po ay nasa planta at ito ay nagli-leak siya or even hindi mo siya ma-contain at nagkaroon ng leak sa loob, ito po ay basta naka more than 10 ppm, ito po ay nakakalason na sa human, no? Actually hindi lang po human, kahit po mga animals, let's say ibon, makikita nyo pag dumaan at nakasinghot noon, mamamatay rin po. Yan, Archie, batiin na natin ang ating star of the show. Walang iba ang ating star of the show, ang magiting na negosyante. Sige po. Asian, fighter, man of the hour, Herman, Salvador, a.k.a. Brad Pitt, alien. Brad Pitt, guess natin si Sir Archie ng Shell Exploration na kanina bago ka pumasok. Alam mo ba na ang kliyente mo ay nanggagaling sa Malampaya kila Sir Archie? Ayan, Brad Pitt. Yes, of course, alam ko. Ano yeah. Tingin mo sa akin, bobo? Ay, hindi mo Hi. Pero, baka hindi mo alam, controversial yung ano. Good afternoon, Brad Pitt. Ay, Sir Archie. Yung Malampaya, napaka-controversial. Hello. Napaka-controversial niyan. Okay? Yung Malampaya is gobyerno yan, sir, di ba? Hello. Tama po, yung 10% nito is sa gobyerno PNOC. Na pupunta. 10%? Tama Hello? Po, yung revenues. Yes, yung 90% kanino sa iyo? Tama po, yung 90% sa iyo. Hindi po. Actually po ito is ito po ay consortium, bali mayroon share yung 45% and another 45%. Yung sa Shell po ay 45% lang. Ah, okay. Yeah. Sa gobyerno, hindi kaya lugi gobyerno dyan? Mm-hmm. 10% lang? Sino gumawa niya yung ano kontrata? Ano po yan eh, may kontrata sila. Yes, na kailang ginawa yung kontrata na yan? Ako, matagal na po. Hindi, gusto ko malaman. Hindi ko alam. Alam yung exact eh. Ah, dapat yung pong kontrata niyan is nag-start po kasi mga bandang late 90s na po nung magawa yung service contract. Kaninong administration? Po. Kaninong administration? Bali kay President Ramos pa po nung mga panahon na yun. Ah, okay. Hindi, so pinapaalam lang natin sa tao. Po yun kasi mga, controversial po na, yan eh. Yung ibang pera diyan napunta sa corruption kasi napunta sa corruption ginamit sa Yes, yes, controversial yung Malampaya na yan. So, anyway. Tama po. Doon kayo sa gitna ng dagat nagtatrabaho? Ako po ay nadestino sa platform noong 2010 kasi nagkaroon ng shutdown. Pero ngayon po ako ay naibalik na rito sa onshore gas plant nasa lupa na. Ah, okay. Pero marami rin po ako experiences sa platform. Kasi nung ako po ay nasa Where exactly is nasa that? Middle East, nasa Middle East. Yung Malampaya, where is yung is offshore ho natin? Yes. Where is it located exactly? Malampaya, where? Nasa Palawan po siya Palawan. Sa may nandun po siya malapit sa may Palawan sa so, sakop ng Palawan yan. Kung nasa El Nido ka pag low tide yes. Makikita mo siya. So sakop ng Palawan yan. Magkano ang kinikita ng LGU ng Palawan diyan sa Malampaya na yan?
Kasi involved din, kailangan. Naku, hindi ko po masakit. Oo, pero dapat kasi sa ako. Actually, tama kayo kasi meron foundation ang malampaya na nag-cater niyan. So may porsyento rin sila, kaya lang. Sila ho yung nakakaalam nung parang. Yes, kaya lang naubusan na sila dahil 10% sa gobyerno, sa national government, 90%, 45% sa Shell. Saan yung isang 45%? Sa iba pong mga shareholders na kasama private? Rin po sa mga consortium nila. Private din po, private din. So, private. Before po, it's Chevron. Pero dapat yan, mas malaki. Bali, dapat yan, 50% ang gobyerno. So, hanggang kailan yung bali, kontrata? Meron pong, yung pong consortium na ni-share na. Hanggang kailan yung kontrata? Hanggang 2025. So, 2024 po, 2025. Buhay pa matay nun. Ang daing kumita dyan, ha? Mm-hmm. Ayan, sabi mo, oo. Sabi mo, oo. 25 years, Brad Pitt. 25 years pa, yes. So, anyway, ganyan. Kaya nagagawa sa gobyerno. 25 years po yung kontrata to supply yes, gas. Kaya nagagawa sa gobyerno dahil yan, napakaraming pera niyan. Well, actually, balik na tayo sa ano na lang. Nadaanan ko lang kasi sinusundan ko yung malampayan. Yes, yes. So, sa safety na tayo ngayon. Uh-huh. Nandito ko na sa land. So, ayun. Nandito ko ngayon sa Pilipinas nagtatrabaho. Apo, sa nandito po ako ngayon sa Batangas. Ah, pwede. So, order ka ng ano, ng keso sa akin. Opo, pinakita ko nga ho sa wife ko eh. Gusto niya magkape kami dyan sa inyong kapihan eh. Sabi ko, sige, pag-uwi ko. Maganda po kasi schedule ko. It's a 14 days work and a 14 days off. Wow, dapat ganyan talaga lahat ng kumpanya eh. Alam mo, kawawa ang mga ano labor force. Kasi naalaman nila, mas productive ka pag relax ka. Nakita mo yung Google, opisina nila. Andun lahat. Tama ho yan. Andun lahat, hindi ka nalalabas. So lahat ang kailangan mo, may pag gusto mo stress, may maglalaro ka rito, o pwede kang matulog. Ganun yung mga opisina ngayon. Ganun yung mga opisina ngayon, pwede kang matulog. Kasi kung inaanto ka, hindi ka maka, you will not accomplish what you are, yung work mo for that day. Pag inaanto ka, siyempre, lahat ng decision mo, mali. Okay. Mas maganda yung power nap. Biro mo, 30 minutes lang, oh, consideration mo dun sa empleyado mo. Oh, 30 minutes, pwede kayo mag-meditate. Archie, gagawa muna tayo ng konting pera. Alauna, medya na po ng hapon. Programa ko lang. Dala sa inyo ng mga produkto ni Brad Pitt na Is coffee. Is coffee na lasang lasa langit lang. Hindi na. Lasang langit lang. Sorry, Brad Pitt. Iba yung nasa langit ka na. Pasensya ka na, Brad Pitt. Kulang mali-mali itong scriptwriter ko sa kanan eh. Kita ba, pagkakulang ka sa tulog, ganyan nangyayari. So, yung mga empleyado. Magdi-distribute tayo niyan. At isa pa po, pag kasama niyo yung kape, tayo mga Pilipino, may tinapa, ilalagyan natin ang keso. Yes, keso po yun. Na Chisco. Ano yung pano natin, Brad Pitt? Chisco. Ayan ang pangalan niya. May brand yan, Chisco. Tapos may cheese melt. Okay. Tapos cheddar. Ito, masarap po yan, ha? Mahilig sa red wine, cheddar naman. Cheddar cheese. Cheese. Papalaman mo tapos Brad ito, Pitt. Ano to? Isang kilo to. Papalaman mo sa yung quick melt. Masarap sa pandesal. Tapos ilalagay mo sa toaster. Init mo. Tapos mag-basketball ka. Pagbalik mo, sunog na yung pandesal. Huwag mong gagawin yun. Tapos nga, pag nag-melt na, pag nag-melt na yung keso, tirahin mo na. Pagkatira mo, inom sabay ng kape. Ha?
Sigurado good morning. Sigurado good morning ka talaga. Yun lang. Ako ganyan eh. Tuwing umaga, papaaraw ako. Naka-brief lang ako. Naka-brief lang ako doon sa... Ano, sa naka-brief ka lang? Sa rooftop. Oh, wala naman nakakita sa akin eh. Ah, okay. Oo. Papaaraw ako. Ha? Oo. Some dating. Oo. Pagpawis-pawis ka na. Oh, yun oh. Na. Pwede kang mag-shower. Tapos... Kape, iskopi, tsaka keso. Tapos, pagkakain mo, tugtog ka ng iskulele. Yan ang buhay ko rito ngayon sa bahay dahil sa lockdown. Oo, tapos... Meron ha? Meron pa. Ito, iskulele, oh. Oh yan lang. At, yeah. Ito, kulay orange, oh. Yung malakas, yung honey, yung iskobi. Iskobi. Oh, ito. Mm. To boost your immune system. To boost your immune system ay SCOBY. Pure honey. Wild honey. Wild lang honey. Oh, wala silang farm. Wild lang. So, yung mga yung nandun sa patang ano, banaw. Yun, wala silang farm eh. So, ito yung mga wild lang. Nakukuha lang all around. So, ito, pure Brad, ito. Scobie. Brad Pitt, meron lagi tayong the avid listener natin to si Lolit Kura. Hindi pa nananalo to, pero sasabihin ko na the laging nandito sa programa natin. Loyal follower natin si Lolit Kura. Hindi pa nananalo. Bigyan ko raw siya ng keso at kopi ni Brad Pitt. Oh. Matikman niya naman daw. So, ito donate na to ng JLF Project para makatikim to si Lolit Kura. Uy, taga saan niya? Kaya napadala natin to ng copy at ano, dahil follower natin. Oo, ikaw ang tagadala ron eh. Personal mo talaga. Okay, sige, papadala saan natin. Lugar siya? Saan tsaka lugar siya? Eh, hindi saan pa siya? Sinasabi, hahanapin ko pa. Tsaka yung baka ano, yung ito, mga tiga Brad Pitt, mga fans mo to. Tiga ano, tiga Cabiao National High School, Batch 85. Oy, Cabiao Laguna. Oh. Hi sa inyo, ha? Batch 85. Ha? Hindi, Cabiao eh. Baka Nueva Ecija to. Cabiao, Nueva Ecija. Ah, Kabuya. Nueva Ecija, ano? Nueva Ecija, Cabiao. Oh. Oh. Kobe Lumbang. Tsaka si Rafi Banay, tsaka yung nagsusulat din ito, kilala to ni Sir Archie. Nagsusulat ito sa mga ano, pader. Baka naman sa pader na susulat siya, ha? Bawal yun. Maragaling si Yorme. Patay-patayan na naman ako, Brad Pitt. Yari na naman ang gasolina ko. Eh, si Lolit Kura, taga Mabayabas, Taisan, Batangas. Oo, oh, Batangas. Ah, malapit lang, Cavite ka lang eh. Oh, tabi mo tapos yung pangalawa ko, yung pangalawa ko. Hindi, sa Cavite siya eh. Sa Cavite si KJ eh. O, etong isa, eto matindi, itong isa, itong nanalo ngayon, yung pangalawa natin nanalo, si Trevor, tiga Barangay Caypian, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ayan ang malayo sa'yo. Patay-patay na naman tayo dito. Talagang ano, pero wala po tayong ano magagawa at tayo nagpapasalamat. Norte. Yan po, para matikman na naman nila yung yes. Kape na lasang langit. Ayan. Lasang langit lang. Ito yung ice coffee. Pasensya na po, kape na nasa lang. Na ginagamit na ng... Yan ang pinaka ano, Archie, ha? Dito maganda eh, 'di ba? Marami si Director Bina, si Brad Pitt kumakanta yan, lahat ng ano si Dennis Napule at si mga nakikinig diyan sa Dasma National High School. Si Sir Dennis. Si sa Sir Dennis. Si Lourdes Lourdes Matintiman, si Joey Pacquiao Ortega, ng Petron. Ito yung nandoon kahapon, Brad Pitt, para pagka gagasolina ka sa Petron, si Joey Pacquiao Ortega. Wala, kalaban nila ano yan. Kalaban nila Sir Archie yan, Petron.
O nga pala, no? Shell, no? Petron, no? Pero, kailangan natin yan. Poyet plantado, nakikinood din at mga safety practitioner, ano? Yan. So, Erlinda Pasaysay Kid, ano? Pa-shout out daw ang United Safety Officers of the Philippines. Hi, sa ano? Oh, kamiting natin kahapon. Oo, kamiting natin kahapon. United. United, ano? United Safety Officer of the Philippines. Ayun, United Safety Officer of the Philippines. Hi sa inyo lahat, ha? Kita-kita ulit tayo, hopefully next Friday. Pero, ano natin, hahanap tayo na ibang mga ano, yung... alam mo, ay manapit tayo sa mga OFW eh. At di yung ano, yung Oscar Constantino Carion, di ba raw ako pupunta ng Pampanga? Eh, pupunta ba, po ako sayo. Ng Pampanga. Kasi sabi lang po kay Sir Oscar, alam niya naman po ang yan ang ating di ko pa nadadala yung iba eh. Brad Pitt, anong hinanda mong kanta para kay Sir Archie? Ah, ito, sa iskuleli ko tutugtugin. Ah. Iba pagka iskuleli. Ito, yeah. Ah, alam mo yung ano, palito-lipi. Oo nga, palito, eh. Palito, kilala mo. Palito-lipi, ba? Ay, paborito ko yan. Medyo ito. Laking 80s po tayo, eh. Yeah, oh, para sa ito. Every time I see you. Sige pa. My life turns up the side. Upside down. I can't hold you. I can't hold you again. I can't touch you again. Every time I see you, every time I see you, I know. Hello, instrumental. Yeah. Every time I see you, my life burns inside my life. Turns upside down. I can't hold you again. Every time I see you again. Every time I see you, I know. Ooh yeah. Ayan, para sa mga 80s, Ralipo-Lipi. Every time I see you. Yes, sir. Paborito ko po yan. Wala na, tiyempo pa. Brad Pitt, okay. Bago ka pumasok kanina, ito si Archie, nagtuturo siya ng safety on air ngayon. Di ba sabi okay. ni Director, pwede kang maging SO1. Baka pwedeng okay. i-one day mo lang kami na para maging SO1 kami, Archie. Na bawa, isang bakante kang oras, i-turo mo kasi... Iba rin yung sige turo po. Nito, Bradley, dahil galing ito sa malalaking kumpanya, iba turo ron, daan yes, libo. Yes, siyempre, gel yan eh. Multinational yan, multinational. So, ang mga nagtuturo sa kanila, mga international safety officers, yung standard nila mas mataas. So, yun yung may tuturo sa Pinoy. Bali, member po kami ng ano eh. Tama ho. Yeah. Actually, gustong-gusto ko nga pong i-share dahil ako ay workplace assessor ng sa New Zealand din po. Qualities. Dapat. So, yung mga standards po na tinuro ni Opito, yes. So dapat po na-share natin sa kapwa Pilipino. Yes, na. Dapat pakinabangan ng mga Pilipino yan. So, welcome ka lagi sa amin. Kasi yan yung advocacy namin ni KJ. So, hanggat maaari, pwede tayong magtulungan online. Para ma-share yan. Apo. Sayang yung mga experiences na yan eh. Pakinabangan naman ng mga Pinoy. Sayang po. Alright.
Sige. Isa nga po sa laging pinaka-in-demand na nire-request sa akin is yung safety mentor, safety officer mentoring course. So ito po ay halos 5 years ko nang ginagawa. So marami pong companies na pinamementor sa akin yung safety officer para makapagpa-accredit din ng maging accredited safety practitioner sila. Yes. Baka ano tayo, makitay up tayo kula Executive Director Binag para may ano tayo, may legal ano tayo. Kumbaga. Ajay, ako, Ajay. Tandaan mo yan, ha? Brad Pitt, ako iba advocacy ko eh. Ako iba advocacy ko sa'yo. Alam mo, Archie, advocacy ko, makita ko si Brad Pitt na nagsusuot ng helmet at siya na ambassador ng safety ng food center. No. Alam mo ba? Artista pa. Eh, si Brad Pitt nga talagang binibigay ni Brad Pitt ang kanyang oras, energy, lahat sa safety. Tama ho. Pero ilang oras yan? Kung ngayon, isang oras, di ba? Eh, sa Sabah, Biyernes, isang oras na naman. Apo. Isang karangalan namin, Brad Pitt, na makasama ka namin. Kaya ako, advocacy ko, makita ko na, ayan, nandun ka sa O-Center. Ikaw ng ambassador. Ikaw na rin ang pupunta ng Dubai na meron ka ng standing invitation dyan kay Jennifer. Sa alam mo ba, KJ? Alam mo ba, KJ? Membro na ako ng Earmap. Ha? Oo. Ano maganda. Ako na ang chairman. Vice chairman ko si Jennifer. Nagkudeta na pala. Nagkudeta na. Nagkudeta na ako na pala ang chairman ng Earmap. Oo, si Jennifer. Vice ko. Kaya lahat ng mga transactions, especially financial transactions ng Earmap, diretso na sa akin ngayon. I accept it. Meron pa pala advocacy, Brad Pitt. Pag merong bawal lang Christmas party eh. Pero pag nagkaroon ng Christmas party, ang Shell Exploration, eh bala ko rin makita ka. Ikaw ang kumakanta doon sa... Ito. Okay, KJ. KJ, hindi naman kailangan wala ng pandemic eh. Pwede naman gawin yan online. Archie, may suggestion ako sa inyo. Pwede. Yung kumpanya nyo. Sige po. Para makaiwas stress. Iwas stress. Online lang. Tama po. Kahit 45 minutes to 1 hour o 30 minutes. Manonood lang kayo. Kung nasaan lang naman kayo eh. Di ba? So. Apo. Mag-ano ako ng mga tungkol sa... Gagawa natin ng... Gagawa natin ng script the best medicine. Na... Laughter, the best medicine. Para di-stress yung mga empleyado. Right now, sir, ilang kayo lahat dun sa kumpanya nyo? Ilang kayo dun sa office nyo? Dun sa location nyo ngayon, dito sa land? Yung nandito po sa Batangas ngayon, presenting ngayon, konti lang kami kasi ang population lang ho, siguro nag-a-average lang ho na per day is mga 90. Ah, okay. Kasi pandemic, no? Pero pwede naman yan eh. Dun ba sa platform sa gitna ng dagat, may wifi kayo, may signal kayo, ng may internet doon? Meron naman, no? May internet doon. Ayun. Pwede pagka-break ko, sabay-sabay kayo, 30 minutes lang, oh. I will speak about comedy and laughter and the benefits of laughter. And para tanggal o bawas stress sa mga empleyado. So, sige po, ipopropose po natin yan. Okay, propose mga Archie. Kahit once a week na 30 minutes sige, break. I-chat. Or 1 hour. Kasi naghahanap nga kami ng program na ano eh, na mga stress buster. Yun po ang tawag namin yan. Stress buster yes. Program. Ayun, that's... Ayun. Archie, Brad Pitt. Stress buster. Tama yan. Pakiyan mo, Archie. Yes, KJ. Sige po, sir. Tuturo rin ni Brad Pitt sa inyo dyan sa Shell Malampaya kung nasusulat ba
na may PPE ba, ganon. May mga ganon kurso na gagawin. May mga ganon, may basa. Oo. Sinasusulat yan eh. Brad Pitt, sana susulat ang PPE. Anong numero? Anong numero sa, sinabi mo? Sa 25 pompiang ng pandemic. Pompya ng pandemic. Ayan, Archie, makinig ka. Pompya para alam ko. Sulat ang PP doon, ha? Uh-huh. I feel it in my fingers. Oh, I yun, feel it in my toes. Oh, yun, oh. Yung fingers, anong dapat gamitin, Brad Pitt? Yung ano, yung sa kamay, yung... Guantes. Guantes. Ano sa English ng guantes? Gloves. 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 Kaya gloves. Yes. So, I see it in my feet. In my toes. In my toes, oh. Safety shoes. Kailangan naka toes. Safety shoes. Safety shoes. Oh, yan. Ayan, nasusulat. Safety shoes. Nasusulat, oh. Yan, kaya maraming tinuturo yan si Brad Pitt. Hindi lang natin kukulangin tayo sa oras. Pero, bago na... Sir Achi, exacto yung sabi nyo. Stress busters. Mm. Ayan. Aha. Yan po ang programa ng Shell sa mga employees. Stress buster program. So, yun pala, meron na kayo. So, online lang naman yan. Yung mga sabay-sabay yung magbe-break. Ngayon nga po, medyo naghahanap din kami ng pamalit. Exacto. Sige po, i-recommend po yan. Wala nang profit. Gagawa muna tayo ng pera uli. Excuse lang muna, gagawa tayo ng ano. Okay, break muna tayo, break. Ganap na pong alauna 48. Sige, sir. All about safety ay dala sa inyo ng Ish Coffee. Hoy. Ayan. At ng Chisco. Chisco. Yeah, Chisco. Ayan, pakita mo Brad Pitt. Chisco, ayan, meron tayo. Wow, sarap po niyan ah. Ay, the best ayan. Though, isang kilo. Ayan, isang kilo masarap. Paano po ba sir umorder ng ganyan? Online or pwedeng may tindahan? Brad Pitt, paano daw order? Marami nagtatanong. PM nyo lang si KJ o dito PM kayo. So, dalawa. Sa Facebook. PM sa Herman Sado. Yeah, o kaya si Jay Ferrer at aayusin namin para ma-deliver. May coffee shop ba si Sir Brad Pitt? May coffee shop kayo na pwedeng doon magkape? After the pandemic, yung... Wala pa. Sige, di ba sa o-order? Sige po. O-order po kami. Tama pag dumami racket mo, makakapagtayo ka na ng Starbucks. Kulang ko sa racket eh. Pandemic eh. Wala ka masyadong. Nagsarap ang channel ko. Nagsara yung channel ko. Kulang ang racket. So, ang pangalan nun is coffee shop. Is coffee shop. Is coffee meron shop. Is coffee shop. Ano, ha? Okay, ito. Pakibati ko lang daw ito ngayon kay Robin na Rubina, no? Oy, 3-day party the trainers, si Bong Palyar, si Attorney Coco, si Lucifer G, Octavio Navat na Tavio, Jamar, Win, Russell, Chester, Mads, at trainer si Tito Robin, si RJ, si Kim Pardinas, at technical staff si Francis. Ayan, nagti-training pala sila ng Train the Trainer. Train the Trainers, ayun, TOT. So, si Rafi Banay, nagpapag-greet yung kanyang asawa, na nandiyan dyan sa General Trias. Ito, mga tiga Clark, si Noel Regalado. Sabi ni Roddy Santos, alien. Alien ka rin. Mm-hmm. At yun, nanonood na rin yung favorite mo, yung vice chairman mo, si Jennifer Guardian. Funny how so many moments slip away. The things I meant to say. If I should upset them all today, to Jennifer, Jennifer, and now you think you're going. Ay, German,
Good afternoon sa iyo. Pababati din daw yung pinapabati, medyo may business lang ng konti si ano si Archie, nasa platform siya. Shell Petroleum Exploration employees, no, yung mga taga nandiyan diyan sa Shell Exploration ng mga empleyado. May trabaho pa yung kasi si Sir Archie. Kaya nawala ng konti, may mga trabaho pa siya. Ayan ano, di ba? Bali, next at, time ulit, imbitahin natin si Sir Archie. Alam mo, parang napapansin ko, Brad Pitt, eh, ang sponsor natin si Jennifer na eh. Hindi na Iscopy eh. Diba? Lagi okay, si Jennifer eh. Oh. Sabi siyempre, ni Jennifer, sumagot dito, I love you. Oh, yeah, I love you. I love you too, Chairman. I love you too, Chairman. Ha? So, may challenge ako sa kanya eh. Sabi ko, mag-ano siya, mag-juicer, juice, yung mga gulay. Kasi parang na-arthritis siya eh, lately. Mukhang okay na raw. Tapos pupunta kami ngayon ni Engineer Dayan. Binabati ko pala si Engineer Diaz Pamposa. Si... Saan kayo punta? Pumunta kami dyan sa may... Papano rin, Palaguna, dyan sa may Meralco. Sa Santo Tomas, Batangas, yung mga taga Meralco dyan, may project sila. At ito, yung sa mga safety officers ng Clark Airport Project sa kila Noel Regalado. Ha? Ako. Yan. Yan ang ating mga... Nagsimula na ba yan? Yung... tapos na yan, no? Tapos na yung airport yan sa Clark. Bukas na ba yan? Malapit na, hindi pa natin. No? Dapat... dapat pupunta ako diyan, may busy sila eh. O minsan pag ako naman ang busy, hindi ko may dalawa pang keso, dalawang kopi at dalawang t-shirt para diyan kay Samahan kita. Tapos samahan kita pagka sa Clark. Daanan mo gusto ako mo ba? Rito. Oh. Gusto mo daanan kita ha? Yes, daanan mo ako rito. Tapos samahan kita para hindi ka naman masyadong malungkot sa biyahe. Oh sige, pag-usapan din natin kung kailan tayo pupunta ng Dubai. Hindi, si Chairman Jennifer ang bahala dyan. Yan ha. Sinasabi, daming text eh. Oh. Eh, text Chairman. Text daw natin. Oh. Ano ba na-advise mo na kay Jennifer? Na-advise mo kay Jennifer? Sabi ko, uminom siya ng yung juice ng carrot, cucumber, pipino yun. Oh, pipino. Tapos ang palaya. Tapos apple. Yan yung advice ko sa kanya. So, bumuti agad yung ano niya. Yung namamaga yung paa niya eh. Oh, namaga. So, bumuti agad. Kita mo. Kaya mahal ako niyan eh. Nag-advise ako sa kanya eh. Next year daw. Brad Pitt sumagot ulit eh. Oh. Next year. Oh, kami ang bahala. Yun ang sagot eh. Si Chairman pa. Ayusin niya yan. Malamang yan, mga bandang ano yan, yung Independence Day. Yun ang maganda pumunta dyan. Yan, sa Dubai, Independence. July yun, di ba? June 12. Pumunta tayo. Kasi, marami sila activities doon, pati yung mga embassy. Kasi, pagka yung ganyang Independence Day. Yan, maganda. Yung pala sa Clark, Brad Pitt, out pala pupunta. So, Noel Regalado, pupunta kami ni Brad Pitt. Schedule lang namin. Dadali namin yung nakalaluna nila kasi nga ang mga avid listener natin to sa Clark Pampanga Project. Yes. Nandoon sila nung Friday. So, next Friday, pagka hindi busy si Director Binag, meron na naman ulit tayong show. At sabi nga natin na ang ating advocacy lang, sana nga lahat ng mga darating na OFW maipasa na, makapagtrabaho. At pag naipasa naman nila, sana bumili naman ng cheese ko at ng iskopi. Brad Pitt, ang sahod ng mga yan, 150,000 to 650,000. Tapos, so, sabi yung mga nakikinig ngayon, yung mga nakikinig ngayon, yung mga anak nyo, imbis na kung anong course ang kakuha nyo,
Pakuha ninyo ng ano, safety and health course. Kasi yan, ano yan, abroad, in demand. Tapos mataas ang sweldo nyo. Tapos pagbalik nyo rito, pwede kayong mag-teacher, mag-consultant, mag-trainer, yung ganon. So, ang maganda dyan, kahit dito sa atin, maraming ano yan, demand. Kasi kung, yes, kung yung batas talaga ay patutupad, i-enforce, lahat ng kumpanya dapat may safety officer. Eh, gano'ng karami ang kumpanya na yan? Mm. So, kailangan dyan, enforcement. So, galing din sa gobyerno dapat. Kasi pagka wala ka, kumpanya ka, kunyari, wala kang safety officer, 100,000 a day ang sabi ni Executive Director Binag, ang penalty mo. Imagine mo yon. Dapat i-enforce yan. So, ayun, eh, may batas eh. Actually, ang dami natin batas. Gawa pa sila ng gawa, walang tigil, ha? Hindi naman ay papatupad, katulad yan. So, sayang. Maganda lang sa papel, pero walang application. Oo. So, binabali, wala lang. Wala nag-i-enforce, walang nagbibigay ng penalty. Ay, di, okay lang kami, hindi namin ano yan. Kasi yung kumpanya naman, ang tingin, ano lang yan, dagdag ano lang yan, gastos. Hindi nila alam, in the long run, mas malaki gagastos nila pag nagka-aksidente na. Lalo sa mga construction. Ha? Tama. Oh, nakikita mo, bumagsak yung crane doon sa taas. Diba? Dito sa EDSA, may nangyari ganyan eh. Oo, maraming bumabagsak na ano. Ako, bakit? Dahil sa kakulangan nga doon sa safety. Kailangan safety first. Kasi maraming buhay ang involved dyan, marami. So, unahin niya yan. Oh, tapos pagkaayaw, ayos sumunod, bibigyan ng warning, tapos, ayun na, penalty na. 100,000 a day pag wala kang safety officer. Ayun lang, pinapaalala ko. Oh, medyo, yes, oh, Brad Pitt. May tanong uli, pakiulit daw yaw, yung isang ano mo dito, yung si, ano to, Basay Kim, Erlinda, Basaysay Kim, tsaka oh, si Safety Gams Os Gumolo. Pakiulit mo lang daw yung advice mo kay Jennifer. Ano daw yung mga prutas na yun na iinumin? Pwede bang pakiulit daw? Yes, ito ha. Lista nyo. Lagay nyo sa cellphone nyo. Gulay, hindi prutas. Bagay may prutas, no? Halo. Mm. Juicer ha. Wag yung, ano, wag yung blender. Mahirap inumin yung ano eh. So, juice lang talaga para compact yung minerals, vitamins. Ito, tandaan nyo. Pipino. Ha? Cucumber. Okay. Carrots. Ano sa Tagalog ng carrots? Carrots. Okay? Ampalaya. Ano sa English ang apalaya? Bitter. Ewan ko. Bitter gourd. Bitter gourd. Ayun, okay. Ang galing. Tapos, apple. Okay. So, yung pait nung ampalaya, makukontra ng tamis ng carrots, carrot sa Tagalog, tapos apple. No, okay. Sa Tagalog, yung apple. Apple sa Tagalog yan. So, yan, i-juice nyo. Tapos, inumin nyo. Pinakamaganda, pagkagising nyo. Ha? Mm. Yung wala pa laman ng tiyan nyo. At healthy ka na yan. Yes, tsaka ano, nakakabusog. Yan na yung pinaka-breakfast mo. Yes, yan ang pinaka-breakfast mo. Tignan mo ako, ha? Senior na rin ako. Wala akong maintenance. Mukha lang ano ah. Mukha ka lang 16 ah.
Ha? Mukhang 16 lang ha, si Brad Pitt, oh. Kung di ba, mukhang 16. Eh, yung kinakanta nga, ano eh. Ang gaganda nga ng kinakanta eh. Pero sana nga, Brad Pitt, ano? Advice ko doon sa mga nakikinig ngayon. Kasi, katulad yung mga nakikinig ngayon, mga safety ano na practitioners. Pagka hindi maayos ang katawan mo, you cannot perform well. Pero dapat, Brad Pitt, gawin na natin yung programa natin. Ewan ko kung papayag ka na, kasi dalawang beses lang na, dapat tatlong beses natin nababanggit yung mga sponsor natin eh. 115, 130, at 145. Kung may mag-sponsor sa atin, babanggitin natin yun. Yan ang ano natin eh. Yan ang, kaya kulang ang isang oras sa atin eh. Dapat mga one and one hour tayo. Oo, sana yung para supportahan naman nila yung mga ganitong programa para sa lahat makinabang. No? Oo, so, pupunta tayo mga. Kailangan kasi yung information dissemination maparating through media, social media and yung ito, conventional media na tinatawag, ha, DWBL sa radyo. So, yun ang kailangan natin. So, please support this program katulad ng mga Shell, Petron. Kasi, kailangan na lahat to. Alright? Safety first. So, priority yan eh. Pag sinabing safety first, yun ang uunahin. Alright? Oo, so as usual, alas dos na po ng hapon. Parting words mo na, Brad Pitt, sa iyong mga followers. Maraming salamat sa ating mga guests at yung mga regular na taga-subaybay natin. Maraming salamat sa inyo lahat for being with us tuwing ano tayo, tuwing Saturday, 1 to 2, kahit sa maikling oras eh, nagkakasama-sama tayo to share informations, yung mga experiences ng mga OFW. Sana magtulungan tayong lahat. Hindi kaya lang ng gobyerno yan, no, ng private. Kailangan team, ha? Government, yung mga Pilipino, local, tsaka yung mga OFWs. Magtulong-tulong tayo para matulungan natin ang ating bansa. Ayan. In terms of employment, mga... Diba? Kailangan natin yan eh. Livelihood para sa nakakarami eh. Dahil maraming tinamaan sa hindi lang dito sa atin, pati sa abroad. So, nakakalungkot. Yung mga kumpanya sa kunyari, sa Middle East, maraming nagsara dahil nga ganyan. Magulo, walang tao, walang tigilang ekonomiya. So, nagsasara. Yung mga OFW ron, na siyempre nagsara na, ano gagawin nun doon? Uuwi na ngayon dito. So ano dadatnan nila? Doon papasok ang suporta ng gobyerno. Dapat pagbalik nila rito, pakinabangan din natin sila. Win-win situation. Makinabang sila, pakinabangan. Lalo na yung mga 20 years na ron, mga na-interview natin, 25 years, yung mga experiences nila, ma-share dito sa ating mga soon na kabataan na papasok sa safety. Alright? Okay. Maraming salamat. Yeah. Sa inyo lahat. Okay. Ito si Balong Cordoba at itong mga Greek mga Brad Pitt. Ito yung taga Saudi Arabia, si Ruben Cosico Jr. Mag-nanonood siya ngayon all the way from Saudi si Ruben. Arabia. Yung nakakasama natin sa meeting kagabi, kahapon. Hi sa'yo, Sir Ruben, ha? Pagkagaling namin ng Dubai, tuloy na kami dyan sa ano, Saudi Arabia. Yung price list mo daw, Brad Pitt, sabi ni Kobe Lumbang, yung kaninang tiga Cabiao, Nueva Ecija, no? Ah, okay. Yung si Kobe. Si Brad Pitt, si Kobe Lumbang, hindi po ano, ma'am, very competitive po. Hindi po 3-in-1 to. Ang price, hindi po 3-in-1 to. Pag mahirap yung 3-in-1 eh. Ito po, for brewing. Hindi, joke. For brewing to.
Hindi, kasi iba tamad eh. Gusto, kakanawin na lang ng mainit eh. Ito kasi, yung may ritual. Alam nyo na, yung coffee maker o coffee press. Para, hindi yung 3-in-1 lang. Inihintay nyo habang kumakain kayo ng pandesal na may cheese. Eh si Archie. Ayan, oo. Oh. Archie. Hindi na natin yung ano, Archie. Pero bibigyan ka naman natin ng parting words mo. 2 o'clock, ano yung parting words? Kasi patapos na All About Safety. Yes, go ahead. So, Archie, yung mga major masasabi mo at yung parting words sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Go ahead. Yes, sir. Maraming salamat. Go ahead, Archie. Salamat din, Tito Brad Pitt. So, ang masasabi ko lang po talaga, lalo na yung mga ating medyo kabataan na nakikinig, ituloy nyo yung career sa safety. So, any degrees na ma-meet ninyo or magawa ninyo, so kailangan tapusin natin ang ating basic education hanggang makapag-college tayo. And then, since wala naman tayo talagang direct course sa safety engineering, so yung career natin sa safety is maraming paraan para magawa ito. Like for example, hindi naman kailangan na ang maging trabaho mo ay related sa safety para yung gumawa ka ng safety sa community mo ay hindi mo magawa. So maraming paraan para makapag-contribute sa safety kahit na ikaw ay wala sa safety na position sa kumpanya. Yun lang po, Tito J. Thank you, ha, Sir Archie. Huwag mo kalimutan yung stress. Thank you rin po sa lahat. Yan. So, po, at yan po ay pinaka, isa sa pinaka-importante yung stress buster. Oo. Yes. Pwede po bang bumati? Sige po, Archie. Butihin mo na yung mga gusto mong batiin. Sige. Konti lang po to, sir. Binabati ko lang po yung mga nasa offshore platform na nakikinig, mga kasamaan ko dyan sa Palawan, mga nasa onshore gas plant sa Batangas City po, mga taga Bagong Pook na Lipa City, sa aking wife, kay Laila, kay Christian Lloyd, sa parents ko po na nasa Baras Rizal, at ang aking pong mga ka-safety na nasa Canada rin po, sa CCOHS. Yung aking kapatid po ay nasa Canadian Center for Occupational Health and Safety sa Canada po. Isa po siya sa member ng safety committee ng Canadian Safety po. Yan. So may contact din po tayo just in case na kailangan natin magtanong sa CCOHS kung saan nakapattern ng ating OHS, ay meron po tayong contact doon. So maraming salamat po. Thank you rin, Archie. Next time, magka-libre ka ulit. Guess opo, no problem po. Tawagan nyo lang po ako. At basta po sa safety, asahan nyo po, ako yung inyong laging pwedeng tawagan. Yun. Thank you very much. Okay. Kaye. Okay, Brad Pitt. Okay, so magpapaalam na rin ako. Di, ano, overtime tayo eh. Meron ba sasabihin, Brad Pitt, para ano? Hindi, yun lang, see you next week. Tapos meron ako yung show sa online. Okay. Sa November 1st. Ang title niya, Netflix. Netflix, ang title. November 1. Netflix. Oh, November 1. Oh, online lang yan, via Zoom. So, tapos may ticket yan. Kontakin niyo lang yung ticket to me. So, sila magbibigay ng password sa inyo. Okay, yan po. 500 pesos. November 1. Ang time niya, 9:03 p.m. sharp. Okay, 9:03. Makikita namin sa Facebook mo, di ba? Yes, November 1st pa naman yan. Netflix, is comedy show. The is comedy show. Yun yung title niya. Netflix. That is comedy show. Okay. It's comedy thank show. So, yeah. Sa lahat ng mga ano natin, ano na tayo, ito, follower mo si Marks Matthew Sale. Salamat. Hi, Marks. Lagi yan dyan. Yan, manonood lagi. Bibili yan. Follower mo yan eh. Yan, si Kobe Lubang, pupunta tayo doon. Ayusin natin. I-take ko sa kanya mamaya yung mga bukas, mga presyo.
sa Clark ni Noel Regalado at dyan siguro sa Batangas pupunta rin tayo dahil tigaroon nga yung mga nanalo natin, si Balong Cordova, si Jennifer Guardian, si Roddy Santos, si Erlinda Basaysay Kim, Chairman Jennifer, si Robin Rubina at yung kanyang mga nag-training ngayon, si sino pa, si Safety Gangs Os Gamolo at lahat po ng bumubo ng safety organizations dito sa buong Pilipinas, ASPI, SOPI, IRMA, PILSA, amen. At kung ano-ano man kayo at yung mga mayroong mga STO katulad ni Sir RC. Mabuhay kayo. Ito nagsasabing Jay Perez, smile and be safe. And be safe. See you next week. Bye-bye. Alam mo po. Bye-bye po. Bye-bye.